Naluto tayong sinigang sa misu. Ito ang mga Ricardo. Mantika. Kisa na. Bawang. Sibuyas. At kamatis. Susunod na ang miso. Ang miso pwedeng tuyot at pwede yung medyo basa. Meron ding kulay puti, meron kulay dilaw. Bahala ka na kung gusto mo. Tunog na ang kamatis, lalagay na natin ang miso. Ang miso depende sa dami ng isisigang mo. Pwedeng kalahati kilo, isang kilo. Doon mo ibabase ang miso. Pag-isa, lalagay ng konting patis. Mga 2 kutsara, tatlo. Ano mo? Tapos tutubigan. Ang tubig depende nga din sa dami ng isda. Yan munang kumulo. Pag kumulo, pero lalagyan din ng siling berde. Ngayon, pag kumulo na, pwede nang ilagay ang isda noon. Pakuloyin muna natin. Ang isang sigang natin, ulo ng tanigi. Hindi pa siya kumukulo. Hintayin mo natin kumulo bago ilagay ang isda. Ayan, kumukulo na. Pwede na natin ilagay ang isda. Pagkulo uli, pwede nang ilagay yung gulay. Mustasa lang ang gulay na ihahalo natin. Kumukulo na uli, pwede nang ilagay ang gulay. Pagkulo uli, pwede nang ilagay yung pampaasim. Mukulo na, malambot na ang gulay, pwede nang ilagay yung pampaasim. Ang pampaasim depende sa asim na gusto mo. Kung maasim o konti lang, o medyo pampalasa lang, pwede. Ngayon, konting kulo na lang yan, pwede mong dagdagan ng konting betsin. Para lalong sumarap. Tignan natin kung tama na yung lasa, kung tama yung alat, kung tama yung asim. Tignan natin. Konting asin na lang. Konting asin. Timplahan natin konting asin.
tumama ang lasa. Okay. Ayos. Ayos. Pwede na yan pagkatapos. Konting kulo na lang, luto na.